Bago man nga po bumalik sa loob ng court ang superstar ng Brooklyn Nets na si Kyrie Irving ay mukhang nagiging problema na naman nga po nila ito matapos lumabas ang balita na pinatawan sila ng bayarin ng NBA dahil sa kagagawan mismo ni Kyrie Irving. Ano nga ba kaya ang kanya na namang ginawang problema? Yan nga po ang ating pag-uusapan at sasamahan na rin nga po natin ito ng balitang ayaw muna nga daw pong pasalihin at pabalikin ni Mark Gasol ang kanyang kapatid na si Pau Gasol sa Los Angeles Lakers. Bakit kaya? Tara, umpisa na natin to, mga idol. Welcome back nga dito sa pangalawang video ngayong araw na pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, bago nga po tayo magsimula, ay shout out muna sa Viloria family ng Cavite, sa Canillo family ng Rizal, at sa lahat ng Soli J Zone TV dyan na mga taga San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Maraming maraming salamat sa inyo, mga idol. Huwag nyo rin kalimutang i-follow ang ating Facebook page, J Zone TV 2.0. Well, tara, halina't ipagpatuloy na natin to. Sa tuwing mag-uumpisa nga po ang bagong season, ay normal na nga po na magkaroon ng tinatawag na media day kung saan magsasalita ang kanila mga front office personnel, coaches at players sa harapan ng media upang pag-usapan ang papalapit na season. At dahil nga po sa problemang kinakaharap pa ng buong mundo, napilitan nga po silang gumamit ng virtual video conference upang matuloy lamang ang ganitong okasyon na nire-required pa rin ng NBA. Gusto nga po nilang sagutin ng kanilang mga players ang mga ibabatong katanungan sa kanila ng media tungkol sa mga kasalukuyang topic. Kaso, hindi nga po ito sinunod ni Kyrie Irving ng Brooklyn Nets na mas pinili na lang maglabas ng statement instead na sagutin ang mga katanungan sa kanya ng media na nagresulta naman sa pagpataw sa kanya at sa kanyang organisasyon ng parehong $25,000. Siyempre, ang desisyon nga po ni Kyrie Irving ay naging tampulan na naman ang usap-usapan na naka-apekto rin nga po sa kanilang buong organisasyon. Tama nga po ang iniisip nyo. Nagiging problema na naman nga po ng Brooklyn Nets si Kyrie Irving bago pa man mag-umpisa ang season dahil sa naging epekto ng kanyang ginawa na hindi ikinatuwa ng mismong liga. By the way, mga idol, nakapaloob nga po sa naging statement ni Kyrie Irving ang kanyang rason bakit hindi siya sumipot sa media day, at ito nga po ay upang mas maayos nilang mailabas ang kanyang mensahe. Nananatili pa rin nga po siyang nakatuon sa paglalaro araw-araw upang makapag-compete at manalo ng kampiyonato kasama ang kanyang mga teammates at kasamahan sa organisasyon ng Brooklyn Nets. Hindi rin naman nga po plano ni Kyrie Irving na iwasan na lang niya palagi ang media basta nga po ang sa kanya ay desisyon niya yun, at anuman nga po ang kalalabasan noon ay tatanggapin niya ng buong buo whether magustuhan man nga po ito o hindi nang nakararami sa loob ng NBA. Hindi pa nga po niyan, mga idol, nag-uumpisa ang season pero naging problema na nga po ng Nets si Kyrie Irving. Paano pa kaya kapag umusad na ang kanilang kampanya? Well, pumunta naman nga po tayo, mga idol, sa pangalawang topic ngayon, which is ang balitang ayaw na nga daw pong pabalikin pa ni Mark Gasol ang kanyang kapatid sa Los Angeles Lakers. Well, isang beses na rin nga po nating nailabas ang balita na desidido na nga po talaga si Pau Gasol na makabalik sa liga, especially sa Lakers. Kaya ginagawa na nga po niya ang lahat para mapansin lamang ng organisasyon. Pero parang tutol nga po dito ang kanyang kapatid na si Mark Gasol matapos maglabas ito ng pahayag na may iba pa nga daw pong mas mahalagang bagay na dapat gawin ni Pau Gasol kesa ang pagsama nilang dalawa sa koponan. Unang-una nga po ay kinakailangan muna nga pong maging healthy ang kanyang kalusugan sa buong proseso ng kanyang recovery. Aminin man nga po natin o hindi, sobra nga pong naka-apekto ang natamong pagkadali ng kanyang binti na hindi niya paglalaro sa mga koponan ng Milwaukee Bucks at Portland Trail Blazers. Kaya sa tingin nga po ni Gasol na kanyang kapatid ay dapat muna nga pong pagtuunan pansin ni Pau Gasol kung paano niya mapapabuti ang kanyang kalusugan kaysa sa kagustuhan niyang bumalik sa paglalaro. Obvious naman nga po na mas mahalaga ang kanyang kalusugan at nararamdaman.
Bilang kapatid nga daw po ay gusto rin niyang makita at makasamang maglaro si Pau Gasol sa isang kupunan. Ngunit gaya nga po ng sinabi niya, mas inaalala pa rin nga po nito ang mas malaki at mas mahalagang bagay kumpara sa paglalaro ng basketball. So yun lang mga idol. Once again, this is J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo lahat.